Good afternoon, everybody. We're here today with Maricris Santos, otherwise known as Ricsei, our former BPO, the team leader to QuickBooks Bookkeeping Specialist. Thank you for joining us today, Ricsei. Hello po. Thank you, Coach JD, for inviting me. You're very welcome. And well, you deserve naman yung ano, yung to be invited. And a lot of you guys watching right now, you may know Ricsei from her being active. She's very active in our Facebook group, Freelancers in the Philippines. She's very helpful there and provides a lot of input as well. Oh, bakit tumawa? Anong kasi ano, 'di ba, may mga basta in-input. Natatawa ako. Okay, kasi parang may mga natarayan ako minsan. Natarayan. Okay. Well, that's normal. So, ano, in ano tayo, live tayo in front of ilang people. Pero that's ano yan, passionate lang. Passionate lang si Ricsei minsan, di ba? So, yun. Anyhow, yeah, we're very glad to have her today. And she's going to share her story of, you know, how she got started, how she transitioned into freelancing, and now she's happy. Happy ka naman, di ba? Totoo ba? Happy naman. Happy naman. She's very happy with freelancing. Oh, and today she has a special bonus for us, where if you share this interview, we're going to share with you a couple of PDFs. And what do you have for us, Rix? Access to Drive, 2 ebooks that changed my mindset last year. Na-read ko siya last year, yung 2 ebooks. Yung first one, it was shared by a fellow freelancer. And most of my connections already have it eh. Na-share ko na siya. The second one, yung na-share during masterclass, Road to 100K masterclass. Mm-hmm. So those 2 ebooks will be shared. So all you have to do is share this on, just share this, hit the share button, which is next to the comment button, and then type in shared in the comments, okay? So that we're gonna send you those, access to those PDFs so you can get those ebooks. If you have any questions for me or for Ricsei, please type it in the comments so that we can ask them over here in this interview. All right, so yeah, to get that, let me type that in. Get access to Rix's life-changing ebooks, tama, di ba? Life-changing ebooks. Hindi ako yung author, coach, ha? Baka akala nila ako author. Magsulat ka na kasi. Yung ano po, yung may share din akong parang yung negotiation script. Ay, hindi negotiation script. Parang script that I use to ask for increase in rate. Okay. So she's going to share that as well. All you have to do is share this interview and comment shared so that you'll get access to all of that. But let's dive in. Let's go ahead and get started today with Rick's story. I know she has her story from the day she was born all until today, but we're going to focus just on, you know, how she was before freelancing, about how her life was before freelancing and her transition to a freelancer and how that's changed her life right now. So yeah, go ahead and take it away, Rix. So ayun, I'm going to start with yung sa family, tsaka yung childhood ko. 1 hour lang yung interview na to. Oo nga eh. Ayun, kasi I need to parang touch base on most of it. Pero hindi ko naman kukwento yung buong ano. Yung lang sa mindset. Kasi di ba typical Pinoy, ano, parang yung culture ng Pinoy is sunod sa magulang. Yung unlike sa ibang bansa na pagka 18 mo, wala ka na sa bahay, you get to dictate your own life. So, parang isa siya sa ano eh, isa siya sa nagiging minsan na pumipilay sa Pinoy. So, yun nga, start ko muna yung ano ko. Yung si Maricris, si Maricris na bata kasi, yung elementary ako, sakitin na ako, hikain. So, ang treatment sa akin, overprotected ako ng parents, ng lola ko. Tapos,
hindi ko naranasan maligo sa ulan. Ganun katindi yung ano. So, ang kaibigan ko nun, books. So, naging introvert, naging loner. Tapos, dinala ko siya hanggang high school. Ang pinaka-mentor ko nun yung lola ko. Yung lola ko is, ano siya, magaling siya sa pera, savings. Ano siya, nagtitinda siya ng baboy sa palengke. So, out of doing that lang, nakapag-invest siya ng maraming real estate, mga lupa. And siya yung parang naging inspiration din sa mga anak niya, 10 yung anak niya. Tapos bunso yung mama ko. Tapos five kami magkakapatid naman, tapos gitna ako. So pinaka-mentor ko sa pera yung lola ko talaga. Kasi nakita ko, yung kwento niya na, nakita ko na nag-business siya, tapos nakaipon siya, and all yan, yung ganyan. Tapos yung ano namin sa bahay, homeschooled kami ng English before we even started in elementary. So, sobrang advanced na nag-start din kami mag-aral nila kuya ng English. Baka datas din English. Nung na-introduce nga ako sa English, yung once upon a time, ang basa ko, Once upon a time. Ano yun? Once upon a time. Yung basa ko sa once upon a time. Oh. So, Tawa ng tawa sila lahat nung ano. Pero yun, yung parang hindi ko siya makakalimutan kasi parang ba't sila tatawa? Ganito naman magsabi sa abaka at ganito magbasi. So yun, parang na-introduce kami sa English ng sobrang aga before kami nag-kinder. Tas maaga din ako nag-aral ng elementary kasi naingit ako kay kuya. Lumalabas sila lagi, ganyan. Tapos ini-imagine ko, nagpe-playground ba sila or what? Or so yun, parang a year early ako nag-start. Tapos, aside from yung English tutor, chinutor din kami mag-piano. So, dun pa lang, na-open na yung interest namin sa iba-ibang fields. So, sa piano, tapos nag-choir din kami nung bata. Religious yung family. Tapos, naranasan ko rin magtinda ng... Si mama kasi nagmana nung business ni Lola. Magtinda ng baboy. So, naranasan ko nung magtinda ng plastic sa palengke. Tapos, kaya lang, kasi shy type ako, di ba? Introvert. Nung may nakakita sa akin classmate ko, nung bata ako, nahiya ako. May nakakita sa akin classmate ko ng elementary, nahiya ako, umuwi ako nung walang pasabi kay mama. Tapos pulang-pula yung pisngi ko, tapos hindi na ako nagtinda after nun. So nandun pa din yung parang naging, ewan ko, parang nasisiyahan naman ako nung nagbebenta, pero pag may nakakakita sa akin, parang ewan ko, parang hindi ko ma-explain, nahihiya ako. Isa siya sa parang natatandaan kung tumatak sa akin na isa sa mindset na pangit, na mali pala. Tapos, eventually, parang mid nung elementary, naghiwalay si Papa tsaka si Mama. So, may challenges sa financial chore ba nung time na yun. And, yun, medyo, ano siya, iba dating nung hiwalay nila kasi Papa's girl ako. Ako yung favorite among five. Tapos, yun, parang gumraduate ako ng elementary nang wala si Papa, si Mama lang yung atin. Tapos yun, nung nag-high school ako, nadala ko yung pagiging shy type. Sort of may pagka-antisocial pa ako noon. May sarili kong mundo. Pero nandun pa din yung maraming passions, maraming gusto. Tapos, eventually, nung fourth year high school na, I know a lot of Pinoys parang na-encounter to eh. Parang marami kang gustong kunin. Magka-college ka na, marami kang gustong kunin. Tapos, marami kang natatanggap na suggestions from family, from friends. Kasi ikaw mismo, ang dami mong gustong kunin. So, nandun nag-start yung nalilito ko, ano kukunin ko sa college. So, yun sinabi, ano bang gusto mo? Sabi ng mama ko, gusto ko fine arts. Sabi ko,
Kasi nagde-draw na ako nun parang as early as 7 ata, nakakapag-portrait na ako. Pero nagde-trace ako sa ano nun, sa picture. Parang tinitrace ko siya. Manipis na coupon band. Tapos tinitrace ko siya. Doon ako nag-start. Tapos from there, parang... Si Ricsei. Oo. Kaya lang, si Fine Arts hindi natuloy kasi kinontra ng kuya ko. Sabi niya, ano ka ba? Walang pera dyan. Walang pera dyan. At pagkapatay mo, paka lang marirecognize. So, ganun yung typical na ano sa Fine Arts eh. Oo. So, parang naisip ko, oo nga, pero parang gusto ko siya, pero dahil parang syempre Pinoy, parang culture sa atin, sumusunod tayo sa naririnig natin eh. Mm-hmm. So hindi ko siya tinik. So ano pa bang ibang gusto mo? Music? Gusto ko music, sabi ko, kasi ganyan, marunong naman ako mag-gitara, marunong naman ako mag-piano. Tapos nag-choir ako sa church. Tapos kinontra rin ulit. 9 years yung music. Tapos parang it's not some, parang hindi, ewan ko kung ano yung reason that back then, pero parang it's not treated as ano kasi, parang hindi siya, pag tinignan siya ng typical Pinoy, hindi siya trabaho eh. Parang ganun. Parang ang thinking nila, dapat yung ano, yung nasa office ka, naka-uniform ka and all. Yung totoong trabaho. So parang, oo, ganun yung ano nila, na parang, ha, music, ano, parang ganun yung ano nila. So parang ako, oo nga, 9 years, mag-aaral ako 9 years, so, eh, parang, syempre, financially struggling kami, hindi ko rin tinig. Tapos sinabi, ano pang gusto mo? Gusto ko, kagaya kay Papa, engineer. Sabi ko, marunong naman ako mag-drawing, tapos parang, na-try din namin mag-drafting nung high school. So parang, it's something na kaya kong gawin. Tapos, kinontra din ulit, sabi. Ano ka ba? Mangingitim ka dyan. Ang puti-puti mo. Tsaka pang lalaking kurso yan, sabi. So parang ako, okay, tinanong nila ako. Tapos, wala na sunod sa gusto ko. Tapos, ang sinuggest ng uncle ko is accounting. Kasi yung auntie ko, mahilig sa, ay hindi mahilig. Yung auntie ko, dahil parang asawa ng uncle ko, accounting yung grad. Kaya lang sabi ko, hindi ko alam kung gusto ko siya. So, tinry ko, pinagbigyan nila ako, tinry ko yung psychology. Kasi gusto ko rin mag-psych nun eh. So, tinry ko for one sem. Kaya lang, nawiwirduhan daw sila sa akin. Kasi basa daw ako ng basa ng kung ano-ano. Tapos, ina-apply ko daw masyado sa kanila na parang, ma, ganito-ganyan, ganito ko eh, ganyan-ganyan. So parang si mama, ano ba yan? Sabi niya, anong ginagawa mo ganyan? Ba't pati kami pinag-experimentuhan mo nang napag-aaralan mo? So parang pinag-shift nila ako. Nag-shift ako ng accounting. Tapos nung nalaman kong may board siya, natakot ako, nag-shift ako ulit ng banking and finance. Tapos, yung story naman doon, parang I learned to like it na, yung banking and finance. Tapos, meron pa nga nangyari yung biniro ko mama ko. Nung yung pa-graduate na ako, sabi ko, ma, gusto ko ulit mag-shift. Tapos natawa siya, ano ba yun, shift ka ng shift, wala ka na natapos, hindi, joke ko lang. Tapos, naka-graduate naman ako, pero meron din akong pinagdaanan during nung college. Kasi muntik na ako, hindi makagraduate. Bale, nung nag-OJT ako sa bangko noon, na-expose ako sa corporate. Yun yung unang-unang pinaka-exposure ko sa corporate. Nasabi ko, ganito lang ba yung buhay ng ano? Sa bangko. Yung parang ano, parang okay, maaga sila. So dapat, yung parang doon ako nag-start mag-question na, so ganito, so ano to? Kaya yaman ko na ba to? Parang, pasok ako araw-araw, ganito. Tapos nakikita ko pa yung office politics na may inggitan, may chismisan, tapos may favoritism. Yung favorite pa yung mga syusyong-asyong ano. Yung favorite. Alam mo yung parang unfair, ang daming unfairness. Tapos, parang sabi ko, ayok. Tapos nalaman ko pa, sobrang liit pala ng sweldo sa bangko. Sabi ko, shit, ganito lang yun. Parang, tapos, yung parang sila... 10,000, ganun. Ewan, ngayon ata nasa 14 na lang. Or 14, depende sa bangko. Pero
yung way, way back noon, sila mismo, dinidiscourage ako yung mga clerks doon. Sabi, ala nila, mayayaman mga taga-banko. Kaya lang naman kami nagka-kotse dahil sa loan, naka-loan yung mga yan, naka-loan ang bahay, naka-loan ang ano, ganon. So, ganon yung, akala nila, yung binibilang namin pera sa amin, pero hindi. So, parang, na ano ako na, oo nga, mali pala ng thinking yung most sa atin na pag sa banko, mayaman and all, ganyan. Although may yearly increase siya, pero unlike before daw, pag after 5 years, automatic promote ka na. Pero yung naabutan ko kasing batch, hindi ganun. Meron talagang politics, dapat may backer ka para maka... Tas that, marunong ka ng Mandarin, may mga ganong requirements. So, mahirap yun din yung promotion para maging manager. So, parang nawindang ako. Sabi ko, shit, banking and finance ako. Tapos, pangalan nito, magbabangko ba ako? Parang ayoko na lang. So, nung after ng OJT ko, bumalik ako di aral ulit. Tapos, huminto ako kasi parang may struggles na financially. Tapos, parang nalilit, tinatamad na ako mag-aral. Oh, sabi ko, parang wala namang kapupuntahan kung mag-aral. So, nag-stop ako. Sabi ko, mamuni-muni muna ako. Kaysa naman masayang yung pera, mag-enroll, tapos tatama rin lang ako. Oh. So, nung tinamad ako, nag-try ako mag-BPO. Tapos nung nag-BPO ako, sinabihan ako ni Auntie na tapusin pa rin yung pag-aaral. Sabi ko, Auntie, sige, mag-iipon lang ako muna ako. Tapos, pag may iipon ako, balik ako. Kasi isang sem na lang ako noon eh. Pag-graduate na ako after one sem. Kasi nang hinayang din naman ako, parang konting kembot na lang. Tapos, yung naipon, di nag-resign na ako, nung naipon ko, pang-enroll ko sana, kaya lang may umutang, nakamag-anak. Tapos hindi binayaran. yung utang. So, si Auntie nun, ang sinabi ni Auntie, sige ako na bahala sa last sem mo. Tapos yun, kapag tapos na ako, doon na naman nag-start yung siyempre, maghahanap ka ng work. alam ko na nun na ayaw ko sa banko. Pero, since si mama, kinukulit ako, sige, try ko, baka malaki naman offer sa iba. Tapos, nag-apply ako BPI, Metrobank, tsaka, hindi ko na maalala kung alin pa. Basta sa Makati lahat. So, yung offer sa akin ni BPI is Monday to Saturday. Eh, maarte ako. Ayoko nang may hanggang Sabado yung trabaho. Gusto ko dalawa yung off ko. Kasi sabi ko, bakit ako magsasabado? Tuesday. Eh, meron naman trabaho. Tuesday. Meron naman trabaho hanggang Biyernes. Sabi ko. So, tinanggihan ko. Tapos, si Metrobank, okay sana. Ang laki ng kasi collections. Kaya lang nalaman ko, doon ang office sa Makati. So, dahil ma-arte ulit ako, tinanggihan ko ulit kahit ang taas ng score ko dun sa exam eh. Tapos gustong-gusto ko nag-i-interview. Nalaman ko kasi dun sa Makati. So, in-imagine ko yung sarili ko, shit, araw-araw dito ako babiyahe, Makati. So, parang yung feeling na biyahe pa lang, pagod ka na. Tinanggihan ko rin ulit siya. So, for the most part, dahil sa ka-artehan ko, at sobra kong feeling entitled nun. Ganun ata pag bagong graduate, parang feeling mo, ha, tapos na. Parang ganun, di ba? So parang naging sobrang feeling entitled, sobrang maarte, sobrang mapili, sobrang feeling ko ang galing-galing ko. Pero, ayun, nung parang nabakante ako ng ilang months, tapos pinapressure na ako ni mama, na-lost ako. Parang ano ba talagang gusto ko? Ayoko kasi talaga magbangko eh, feeling ko. Tapos ayoko ng malayo. Ayoko ng hanggang Sabado. Yun yung parang na-negotiable ko eh. Sobra ako maharte talaga. Tapos yun, naalala ko, nag-BPO pala ako eh. Try ko kaya ulit. So, balik ako ng BPO. So,
masaya kasi sa BPO kasi yung first, bali yung previous pala nung nag-stop ako ng college, Amazon siya, Amazon US. Tapos etong after ng college, coffee account, sabi na natin coffee account siya, sa Ortigas siya located. So may, masaya siya kasi, and compared kasi sa regular corporate job, less yung chismisan. Ayoko kasi talaga ng chismis. Madali akong ma-affect. Tapos, pero kahit sa ano corporate, meron naman talagang chismis. Oo nga. Kasi, pero kasi sa BPO, ang kausap mo for the most part, customer. So, pag kunwari, break nyo, pag-uusapan nyo lang yung calls nyo most of the time. Mm-hmm. Tapos, fulfilling siya, mas fulfilling siya kasi may metrics, di ba? May metrics, tapos masaya kapag nai-hit mo yung goals mo. May immediate ka na kagad na, ay, ang galing-galing ko, ganun. Pag nai-hit mo yung metrics. Kaya lang, dahil siguro sa shifting sked, I don't know what happened, nagkasakit ako. Tapos yung sakit ko na yun, kinailangan na operahan. Ako. Yun. So, pagbalik ko, after ko operahan, pagbalik ko sa floor, dalawa na lang kami nung isa kong ka-wavemate. Kasi, nag-lay off yung company. So, wala na akong friends pagbalik ko. Wala na akong friends. Tapos, sinabihan ako ng mentor ko. Sabi ko, you're not working naman to make friends. So, just, makipag-friends ka ulit sa iba. Ganyan. So, yun yung ginawa ko. Kaya lang, eventually, yung mga naging friends ko, nagsistart na sila magsipag-resign. So, sabi ko, sa BPO, di ba? Short term lang yun. So, sabi ko, shit, may iwan ako dito. Sabi ko, yuko nga. Nakisabay ako namin. De, pero kasi yung company rin na yun, may pinangako sa akin 3 pay-in-fees na sobrang long overdue na hindi ko natanggap. Isa siya sa reason ko. Kasi, para sa akin, hindi ka magre-resign dahil lang sa isang reason. Maraming rason yan. Kung ba't ka iipunin mo. Kumbaga. So, may 3 pay-in-fees na hindi sa akin nabigay. Tapos, wala akong panahon para habulin, hintayin pa. So, nag-resign na ako. Tapos, di nung bakante na naman, kinulit ako ni mama, magbangko ka ulit. Magbangko ka na lang kasi magbangko ka. So, pinagbigyan ko siya, nag-apply ako sa BDO. Nag-top yung BDO noon Top rank 1 siya. Sabi, mag-BDO ka na lang, ganyan. Di, nag-try ako. Tapos, na-offeran ako sa Nabotas ng Bank Recon. Kaya lang umandar na naman yung pagkamaari ko. Ayaw mo ng Bank Recon? Hindi, okay siya sa akin, coach. Kasi check lang yun . Sobrang dali nun. Tapos iba ang treatment sa'yo. Hindi ka gaya yung clerks na nakaharap ka doon. Tsaka wala, hindi ka mawala ng pera doon sa check. Tapos di okay siya sa akin. Kaya lang yung location, Nabotas. Doon sa Nabotas, di ba bahain? Uh-oh. So masyado ko iniisip ko, shit, paano pag bumagyo na naman? Bumagyo di, Oo, di nag-arte-arte ako nung tinawagan na parang for yung first take. Sabi ko, pwede po bang pahanap po ako ng ibang branch? Ang arte ko talaga. Pahanap po ako ng ibang branch para mabahain po dyan, ganyan, blah, blah, blah. Tapos dahil doon, parang limited lang yung slot per branch din. So, parang hindi na nila ako tinawagan ulit. Pero pinagalitan ako ng uncle ko noon . Sabi niya. Ang arte mo . Ang arte mo talaga, sabi niya. Kasi sabi po sa amin, in a year, hindi ka pwede magpalipat. Dapat dun ka, stay ka lang dun for a year. Tapos parang, ewan ko, parang tinignan ko kasi sa Google Maps yung Nabotas. Napakalamit niya talaga sa bahain na area. So, iniisip ko, paano to pag nasa bangko? Masyado akong futuristic din. Parang inuunahan ko yung mga bagay-bagay, which is mali. Maling, isa sa maling, pinakamaling mindset talaga. Tapos parang i-imagine ko, yung nakaupo kami dun, tapos mamaya hanggang bewang na yung baha or nakatungtong kami sa... Ganun i-imagine ko. Sobrang worst case scenario. So, buti di mo sinabi, kailangan sa BGC yung branch ko. Ganun. Ayoko rin sa BGC, coach, malayo. Ito naman. Tapos di yun,
nag-apply ulit ako na sa HP, muntik na ako nang matanggap. Kaya lang may natanggap na mas ano, tapos may nag-agency, nag-try din ako mag-agency, may na-offer sa akin bare brand na BPO sa may Bulacan, day shift. Kaya lang, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin nun. Pag merong biyaya, tinatanggihan ko, may kaartihan ako ginagawa. Tapos pag meron naman akong gustong-gusto. Oo. Tapos pag meron naman akong gustong-gusto, ano yun yung di binibigay, doon ako nare-reject. So, si Kuya, nung isang araw si Kuya, niyaya niya ako. Sabi niya, mag-a-apply ako, tara sa mama ko. Sabi niya. Sinamahan ko siya. Tapos sabi niya sa akin, mag-apply ka na rin, nandito ka na rin. Nag-apply ako. Tapos nagulat ako, in 4 hours or 6 hours, tanggap na ako doon. Natanggap na ako doon. Tapos ang lapit lang, isang bus lang siya dyan sa may Quezon Ave. BPO, kaya lang BPO na naman. Mm-hmm. Tapos, night shift. DSL, oo, DS shifting siya, DSL account siya. So yun yung unexpected turn na from tier 2, si DSL account siya, tier 2, naging SME ako, tapos naging TL ako. Mm. Yun yung pinakamatagal ko naging work kasi sobrang mahal ko. 3 years plus ako dun eh. Mm. Okay. Sobrang minahal ko yung company na yun, na to the point na, ewan ko, basta naging workaholic ako. To the point na nagkakasakit na ako ulit. In and out of hospital ako. Tapos, minsan pumapasok akong may lagnat. Sobrang mahal ko. Yung trabaho ko, papasok akong may lagnat. Normal na sa akin yung masakit yung likod, tsaka bato. Tapos, yung pilik mata nanginginig. Kaka-audit, kaka-QA ng calls. Nanginginig yung... Naranasan mo ba yun, coach? Yung nanginginig yung ganito mo. Dahil sa pagod. Grabe. Tapos, nag-develop na ako ng, aside dun sa previous kong sakit, nag-develop pa ako ng iba-ibang sakit. May sakit ako sa spine, tapos nagkasakit ako sa heart, tapos nagkasakit ako sa chan. So sabi ko, shit, parang sinisingil na ako ng katawan ko sa, yun sa night shift. Tapos yun pa, yung pag may family reunion, hindi ako ganon nakakasama kasi nagigilty ako na mag-gumala or mag-leave when, in fact, ang dami kong absences dahil sa sakit ko. Mm-hmm. So wala na yung, walang-wala na yung work-life balance. Mahal mo yung trabaho mo pero parang pinipigil ka na ng katawan mo pumasok. Uh-huh. Tapos eventually wala ka na rin time sa family. So, yun, yung hiya ko sa absences ko, imbis na kaya ko naman mag-leave, dumalo ng mga birthdays, tsaka yung occasion, mga kasal ng mga friends, yung pag-New Year, hindi na ako nakakasama. So, parang ang OFW, pero nasa Pilipinas ka. So, hindi na rin ako nakaka-church. Mm-hmm. So, parang siguro dumating sa point na 16 hours, 18 hours ako sa work. Nag-OTY ako dahil sobra kong gustong mag-pop kami. Kasi nasa ranking, di ba may ranking yung teams. Sa team, mga ganun. Ganun na, addict na ako sa ganun, yung mga yung mga ganung chorba. Tapos, Maraming naman nakaka-relate daw sabi, sa comments, sabi na maraming nakaka-relate. Kasi a lot of us have come from the BPO, di ba? And we know na how parang unhealthy it is to work sa BPO. Like you, di ba? Parang yung BPO lang ang that's the only one na parang kinaya mo kasi ang arte mo. Pero, di ba? Yung health naman yung problema. Oo, oo, correct. Tapos yun, na-realize ko na ano, na nung parang nagkasakit ako tapos pinag-rest ako nung doctor. Sabi ko, ano, parang trabaho na lang ata meron ako. Parang ganun na lang. Parang inisip ko, shit, pag nawalan tong trabaho ko, ano ako? Parang wala ka ng ibang tag sa sarili mo, kundi yung trabaho mo na lang. So yun, parang nag-iisip ako ng 1 month na yun. Tapos, na-realize ko rin nag-aaway na kami madalas ni Mama. Kasi, wala nang quality time to talk about other things. Ang usapan na lang lagi, pera.
Kasi nahabol nila ako sa oras ko eh. Dahil baliktad eh. Pagtulog sila, gising ako. Pag, di ba, parang gising sila, tulog ako. Parang yung nangyari din kay yung previous, sino yung previous mong in-interview, coach? Ako or si... Si Miss A, sino ba yun? Si Mrs. Pinky. Ah, si Pinky. Diba, nabanggit niya. Nakarelate ako dun. So, magkabaliktad yung tulog. Kaya pag kailangan ng pera, yun na lang yung nahabol ako ni Mama dun. Tapos parang ako, masama yung loob ko kasi minsan gusto ko magkwento ng mga anik-anik. Kaya lang, wala na rin oras. Tapos parang feeling ko nga dati, sabi ko para akong border sa bahay. Mm-mm. Parang ganun na yung feeling. So sabi ko, nag-resign ako and naghanap ako ng day shift na BPO. Pero, ang twist doon, wala. Talagang hindi sa akin binibigay. Hindi. Sobrang dami ng rejection nun. Nag-try ako sa mag-apply sa day shift, pero wala. Hindi ko alam, for some reason, hindi ako natatanggap. Hindi ko alam kung pinablock ba ng previous ko yung... May ganun kasi, di ba, may band-band sila. Naisip ko yun eh. Sabi ko, hindi kaya ka-partner to nung ano. Tapos, parang isa siya sa naisip kong possibility. Tapos, nag-try ako mag-home base, ESL, on my own to. Mm-hmm. Kaya lang, ang naging roadblock nun, yung internet. Mm-hmm. So, pasaway ang internet. Tapos, hanggang sa dumating sa point na nawala na lahat ng kaartehan ko sa buhay at tumanggap ako ng work na Monday to Saturday kasi non-negotiable ko siya, di ba? Tumanggap ako ng work na Monday to Saturday work na mataas naman kasi sa minimum yung wage. So, parang nasa 16 din siya, ganun. Okay sana siya kasi sobrang dali ng work. Kaya lang, ang ayoko doon yung politics, chismis yun ulit. Balik ulit doon, may politics, may chismisan, may favoritism. Tapos, hahanapan ka ng mali kahit na nananahimik ka na lang sa isang sulok. So eventually, after 3 months, nag-design ako ulit. And then, after noon, nag-active ako sa church. Hmm. Tapos, so, paano ka na, kailan pa yung, when did you parang hear about freelancing? Di ba parang sa time na to? Naririnig ko na siya, coach. Actually, naririnig ko na siya nung nasa yung last kong BPO. Naririnig ko na siya. Kilala na rin kita noon. Kilala na kita. Kasi meron nang nagtanong sa akin before. Tapos, ang dami ko na na-refer sa'yo na nauna sa akin. Si Jenaline. Ikaw wala? Oo, hindi pa ako nag-start noon. Si Jenaline noon, na agent ko before. Nung tinanong niya ako, kasi nabuntis siya noon eh, parang nahihiya naman siya yung maternity leave, mawawala siya, babalik siya. So, every time na nabubuntis siya, nagre-resign siya. Sabi ko, try mo kaya mag-home base. Sabi ko, try mo to. Tapos, inano ko yung link mo. Pero ako, hindi ko pa ako nakaka-try. Mahilig ako mag-ganya, mag-advise ako, hindi ko pa natatry mismo. So, inauna siya nag-try sa akin. Ewan ko, wala lang kaming balita, pero nagulat ako nung nag-enroll ako sa'yo. Nakita ko siya sa student page. Oh, nandito si Jenaline. So, nag-enroll siya. Tapos, na-recommend ko rin siya sa high school friend ko na nag-enroll din. Kaya, nauna siya mag-enroll kesa sa akin. Kasi, VA bootcamp pa lang nun, wala pang bookkeeping. Oo. Tapos, inaabangan ko yung bookkeeping. Nung nagkaroon, doon nag-enroll ako agad. Pero, mas nauna yata akong umusad kasi siya, ayaw niya yata nung VA bootcamp. Hindi ko alam kung anong reklamo niya, pero parang na-realize niya yata na multitasking ang VA. Hmm. Engineer si kuya mo. Ewan ko, siguro may ganun talaga ang Pinoy na parang hindi para may mindset tayo na medyo hindi naman mali pero it would depend kung paano rin natin gagamitin as strength eh, yung ganun. Yung ako kasi yung kaartehan ko. Oh. Kung titignan mo, kung hindi ako naging maarte dati, hindi ako ililid din sa path na na kung alam mo kasi yung gusto mo tsaka ayaw mo, alam mo na i-filter yung hindi mo dapat pupuntahan eh. Kaya mas madali mo na lang pupuntahan yung talaga yung gusto mo.
So yun, yung after nung ano, nag-accounting up, eto na, sabi ko, bakit kaya, di pinagpanata ko, tas ang prayer, sagot dun sa prayer, yung isang churchmate ni mama na pinag-apply ako sa kanila as accounting officer. So, nag-handle ako ng payroll, et cetera, ganyan. So, sabi ko, ba't kaya ako dito binalik? Doon ako nag-iisip. Ba't kaya ako dito binalik ni God? Parang feeling ko may balak siya, ganun. Parang nagustuhan ko din kasi sabi ko, start up yung company. So, sabi ko kay Che, kahit hindi ganun kalakihan yung sweldo, gusto ko matutunan yung ropes sa business. Mm-hmm. Kung paano gumagalaw yung cash flow na ito pala dapat, kinokontrol mo pala dapat yung labas ng pera, pag limited lang yung pasok. So yun, parang sabi ko, okay din to pa kasi para magagamit ko siya in the future. So, nagstay ako doon. Kaya lang, ang challenge siya ganun, dahil corporate siya na ano, is wala siyang training. At wala siyang transition, hindi kagaya sa BPO, 'di ba? May training, ganyan, bayad ka. So, I figured everything on my own. Ako gumawa ng sarili kong template. Doon na pa nag-start yung naging parang medyo independent ka na gumawa ka ng sarili mong template, gumawa ka ng sarili mong process. May sarili akong calendar noon sa corkboard, schedule ng tax, ganyan, keme-keme. Tapos kaya lang, meron ulit pinangako kasi sa aking increase doon na hindi binigay. Mm. Yun. So, medyo sabi ko, hindi, ayoko kasi pag ganun. Ewan ko, parang may ano ako sa ganun eh. Parang hindi kita hihintayin. Hindi rin ako magre-reklamo, pero aalis ako. Mm-hmm. Ganun, parang, so ang naging option ko that time is yung civil service exam. So, nag-take ako ng civil service exam. Nung October. Nung December, December 2016, nalaman ko pumasa ako. Sin ba? Nalaman ko pumasa ako. Tapos, nag-resign na ako. Nag-render na ako 30 days. Mm-hmm. Tapos, nag-apply na ako. Ang problema naman, nung nag-apply ako for government position, may ranking pala siya, coach. Oo. Pero depende. Sa land bank, meron siyang exam. For some reason, alam kong napasa ko lahat, pero sabi may isang exam daw na na-fail ko. Pero hindi sa akin ma-explain kung anong part nung exam yung na-fail ko. Tapos, yung sa, saan nga ba ito ulit? Nakalimutan ko. Sa may Manila yun eh. DepEd siya eh. Division office yung tawag. May ranking siya. So, whole day yung naging process. Ang problema doon, kaya bumaba ako sa ranking, meron palang certificate for international training. Hindi ko nadala yung certificates. So, sayang. So, out of siguro 40, nasa rank 21 ako. Mm. Eh, ang uunahin nilang i-hire yung nasa rank 1, 2, 3, ganun. Oo. So, ganun yung naging, tas mga kasabayan ko doon, mga nagmamasteral. Ano naman laban ko doon? Hindi pa ako nagmasteral. Tapos yung iba, 18 years na sa government. So yun, kasi dati ayoko mag-government kasi kurakot, di ba? Eh ngayon, nung naging si Duterte na yun, na ako. Tapos, hindi nga nagtuloy yung pangalan nito, yung sa government. Tinry ko na yung kay Jason, nakita ko yung sa inyo, yung course sa bookkeeping. Sabi ko, okay naman, kaya ko rin siya nare-recommend kasi nakaka-relate ako sa story na team leader to, iniwan niya talaga yung sweldo niya sa, kasi kapag nag-BPO ka, alam mo yung idea kung magkano yung sweldo sa BPO eh, mataas than the regular. Tapos TL ka pa doon, di ba, coach? TL ka ba, trainer? Nag-manage ka rin, di ba? Before. O yun. So, sabi ko, iniwan niya yung job niya sa BPO. So, ibig sabihin, mas malaki ang potential sa freelancing. Mm-mm. So, tapos yung transition na nakita ko nga is na maganda. Yung since last corporate job ko is accounting officer, kinuha ko si bookkeeping. Yung bookkeeping. Tapos, ayun na, nung
pero hindi pa doon natapos lahat eh. Parang na ano pa ako na nagkaroon ng time na na-disheartened ako sa radami ng rejection. Hmm. Okay. That time. Parang when you were new, parang maraming rejections. Tapos yung Upwork ko, tatlong beses na reject. Pero buti na lang, si Miss AA, si Miss Anna, hinalp ako nun. Tapos, umiiyak na ako nun eh. So, yung mindset na sinasabi ko, yung kaya hindi ko siya pagpapalit sa corporate, ang dami ko natutunan. Tapos, kung i-compare mo siya, aside from dun sa, may 8 akong i-share ko siya na ano, yung sa freelancing kasi, maahasa yung ano mo sa rejections. Mm-hmm. So, yung rejection sa freelancing, natutunan ko, it's a way to improve yourself. Na check mo yung mistakes mo. Hindi kayong iiyak lang. Kasi pag humiyak ka, hindi naman hihinto mundo sa pag-iyak mo. Tsaka pagre-reklamo mo. So, mag-try ka lang na mag-try. Parang habang tinatry mo siya, kumakapal na yung mukha mo, nasasanay ka na, na-expose ka dun. So, nasasanay ka. Tapos yun, sa freelancing, more time for self-discovery. So, more time for self-discovery and self-improvement. So, mas nakikilala mo yung sarili mo. Ano ba yung strengths mo, weaknesses mo? Ano ba yung negotiables, tsaka non-negotiables mo? Yung interest mo, ano, nagwa-widen siya. Tapos, more time to learn kasi, yun na, may time ka na magbasa ng books. May time ka na mag-ano sa mga courses to learn more, ganyan. Tapos, yung third naman is yung self-discipline. Kasi, ang idol ko naman dyan si, ano eh, si Jason Dulay. Sino ba yan? Gwapo. Kasi ano, grabe, parang sabi ko, ano to, every week na lang may interview, anong ginagawa niya sa buhay niya? Hindi ba siya nagsasawa? Parang sa akin kasi parang ang dali-daling mag-give up. Pero hindi siya nag-give up. Tapos meron talaga siyang, parang ang strict ng schedule niya sa sarili niya. So yun yung parang matututunan mo siya sa freelancing. So yun yung third, yung self-innovation, self-discipline, you'll create your own process, productivity mo, na na-realize mo kung saan ka mas productive, tapos mas nakikilala mo yung sarili mo. Tapos yung fourth one, less fear na mawalan ng work. Kasi, you are working, pag sa freelancing kasi, you're working because you want to, not because you have to. Mm-hmm. Marirealize nyo yun pag nag-freelance na talaga kayo ng medyo matagal. Kasi nung masterclass, di ba coach, sabi ko sa'yo, wala, pinakawalan ko yung clients ko nun. Kasi gusto ko mag-focus sa learning. So yun, kasi alam ko, confident ako sa sarili ko, pagkatapos na yung masterclass, may makukuha at makukuha ako. Pag in-apply ko lahat nung natutunan ko. So yung fifth mindset, ay tsaka yung fifth na reason pala, yung smoother transition from one niche to another. So unlike sa corporate na parang nakakulong ka sa ano yung work history mo. Pag BPO ka, BPO ka na lang forever, ganyan. Pag sa bangko ka na lang lagi. Oh, parang okay ikaw, siya. Diba? Kasi mm-hmm. multi, like ever since before, parang multi-interest yung gusto mo, diba? Like fine arts, mm-hmm. ano mo. And this is something na sa freelancing, you can do, diba? Kasi ngayon, diba, parang nag-bookkeeping ka ngayon, right? Mm-hmm. Tapos nag-aaral ako ng copywriting ngayon parang, kasi it's something na natutunan kong ano, parang magandang maaral to create a passive income. So okay siya sa mga taong maraming passion. Yun, hindi ka nakakulong sa work history mo. Resume mo kasi pag tinignan sa HR, oh, BPO ko, ba't nandito ka? Ganun eh, ganun yung judgment nila. Tapos yung sixth reason, you are your own boss. Tapos you get to choose who you want to work with, either sa client or sa outsource VA. So meron kang, kumbaga, meron, kapag matagal ka na rin nag-freelance, darating sa phase na yung boss mo, hindi mo siya boss. Yung client, hindi mo siya boss. Parang kapantay mo lang siya. He's treating you as an equal. So hindi ka yung feeling inuutos-utusan, ganyan. Basta parang ganun, parang may ganung factor sa freelance. Tapos, pang seven, maraming ways to upscale yung freelancing. So, hindi ka stuck lang sa, okay, home-based trabaho, ganun lang. Meron, pwede ka mag-release ng own ebook mo, tsaka book.
si Sir John Orana, naka-newsletter subscribe ako sa kanya sa course. Ang dami-daming freelancer ngayon nagre-release ng course na isa yan sa ginawa nila to upscale their business. Tapos, agency. So, marami din tayong kakilalang freelancing na ano. Yung about sa agency, dati takot ako mabulunan sa clients. Kasi dumating sa point na dating yung clients. Tapos, ano, pangalan nito, hindi ko alam, tumatanggi ako, sayang siya. Tapos nung after ng masterclass, doon ko na-realize na, ayaw pala, pwede mo pala siyang ipasa. Yun. Tapos yung pang-8, yung pinaka-love ko, yung community na na-build, lalo yung sa Flip, tsaka yung isa pa yung kay Sir Marvin sa Blenders. Kasi makikita mo talagang tulungan, family siya, hindi lang siya yung online community. Ayun siya, coach. Ayun yung kwento. I totally agree. So, sobrang haba. Thank you for sharing your story though. There marami namang lessons that parang you learn along the way, di ba? It's not just yung ano, like one thing, but you know, yung kaartihan mo, it shaped I'm not trying to say it as ano pa, pero parang it shaped who where you are today, di ba? Parang sabi mo, di ba? If it wasn't for that, you wouldn't be on the path you are right now, di ba? So tama din. And it's good. You're happy where you are right now. Diba? You're able to earn a good amount of money. You're able to explore your different interests. You're able to meet yung mga non-negotiables mo. Diba? May time ka for church. May time ka sa family. And you were able to do this. Oh, go ahead. Tsaka coach, yung sa law of attraction, yung unang-unang manifestation, naalala mo, diba, may forum ka? Oo. Dati, si Flip. Nilagay ko, di ba nagtanong ka nun, anong target, ano, income? Oo. Tapos naglagay ako dun. Tapos na-reach ko siya. Na-reach ko yung nilagay ko dun. So yung, siguro yung, ang sasabihin ko lang yung about sa faith and law of attraction, it's, ano eh, parang it's almost the same din. Parang term lang si law of attraction para sa mga hindi believers. Kasi si sa Bible nakalagay na rin 'yan eh. Mm-hmm. Sa kaya lang Tagalog yung nahanap ko, coach. Santiago 1:6-8. Hindi ko alam kung ano 'yun sa English eh. Sabi dito, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at 'wag mag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. James. So yun, kailangan. James 1:6-8 pa yun. Ah, James. Oo. Ayun, yun siya. So yung dapat alam mo kung ano yung ayaw mo tsaka gusto mo para ibibigay sa iyo, kasi hindi alam niya kung ano yung ibibigay sa iyo pag ikaw mismo hindi mo alam kung ano yung gusto mo. Oo, kailangan alam mo kung ano yung gusto mo. Oh, paano ibigay ni Lord kung ikaw mismo, di ba? Pore. Oo. But yeah, I like how you share your story. And guys, you know, one thing, if you want to I do recommend that you share this story with others. They're like Ricsei, this is a pretty, you know, it's a pretty inspiring story of somebody who was parang lost, diba, for ilang years. You weren't really sure of the direction you wanted to go, and who has found her way with freelancing. So and yeah, if you share this story, you're gonna get the life-changing books, not written by Rix, but the ones she's read, and then the script that she uses for to get increases. So yeah, share this with your friends and family, guys. And we do have some questions over here. If you have any questions for me or Ricsei, just let me know in the comments and we'll go ahead and answer them. There were a couple of questions that were asked earlier. Well, Ibor Anag, I don't know if this is Ruby, baliktad balato. Si Ruby, interested in how to be a QuickBooks and Zero specialist. So how do you get started, siguro, if you want to focus on QuickBooks and Zero bookkeeping? Ako kasi I started dun talaga sa course ni Sir Jason, yung bookkeeping course niya.
Yun pati. Puripot kasi ko eh. Kaya yung mura yung pinili ko. Tsaka ayoko ng VA. Siguro alam kong ayoko ng VA kasi alam kong multitasking yun. Parang luging-lugi naman ako. So sabi ko, mag-specialize na ako agad. So kinuha ko yung bookkeeping. Tapos from there, nung nakabag ako ng client, yung hindi ko alam na hindi na didiscuss sa hindi pa na-discuss sa course, nag-research na lang ako. Mm-hmm. Tsaka I did my own experiment din dun sa books. Kasi kapag alam mo naman yung pwede mong gawin sa books nang hindi makaka-affect. Like what I did yung undo, tapos basta may marami akong ginawang kaekekan dun sa books nung first client ko. Na dun ko siya natutunan. Ang hirap kasi explain ko, Chief. Malalaman mo lang talaga pag nagka-client ka na eh. Oh. And once you know the basics of bookkeeping, yun din eh. Once you know the basics of bookkeeping, you can apply it naman. Mm-hmm. Like sa zero, like in sa course, we don't teach zero, di ba? Pero we teach QuickBooks. Pero the principles are all the same. Iba yung, parang it looks different. Iba yung interface. Pero, you know, debit, credit, transaction, same lang naman yun. Totoo. Mm-hmm. Itong questions ni Asis Cat. Hello po. What hourly rate range ng QuickBooks Bookkeeping? Ang una ko kasing nilagay sa Upwork ko sinaway ako ni... Maarte nga ako, coach, di ba? So, ang una ko nilagay sa Upwork ko, 20. Ang kapala mukha ko, di ba? Wala pa akong client, 20. Wow. Di tinanong ako ni Miss A, no? Sabi niya, ano mo kasing ano mo, hourly rate mo ngayon? 20, baba mo sa 10. So yung first gig ko, yun yung rate niya, $10 per hour. Okay naman siya kasi pag nag 20 hours ka per week, magkano na rin yun? Pag nag 40 hours ka per week, magkano na rin siya? Mm-hmm. 'Di ba? Ayun. Tama. Yeah. 10 is a good place to start. I agree. Wag naman 20 kapag wala ka pang experience, 'di ba? Ito naman. Feeling entitled talaga. Malay mo lumusot, coach. Yung iba kasi lumulusot, di ba? Oo. First gig diba? Nila, 20 agad, 25. Try mo lang baka. Pero, well, yeah, 10 is very reasonable. Relj is asking, do you have clients that use yung QuickBooks desktop version or puro QuickBooks online? Wala akong QBD. Kasi di ba pag QBD, kailangan ng server pa yun. Tapos ang bagal-bagal niya. So, QBO lahat. Pero yung meron din ako ngayon na zero ang gamit. Ngayon ko palang na-explore si zero. And tama si Sir Jason na halos parehas lang. Wala kang ganong navigation lang talaga maaralin mo within the software. Mm-hmm. Yeah, mostly nowadays... Especially sa yung mga online businesses use QuickBooks Online or Zero, pero mostly QuickBooks Online right now. Let's see these questions here. Anong mga specific tasks or areas of bookkeeping na hinahanapan ng most clients? By Leah Garcia. Hindi ko alam, pero lapitin ako ng clean-up jobs. Kasi ang daming bookkeeper na hindi nila alam yung ginagawa nila. So ako yung nagko-correct ng mga mali. Yun talaga, coach, promise. Tapos ano, pangalan nito, I even spoke to one foreign bookkeeper na kinudos ako. Sabi niya, "Wow, you must have a lot of patience in doing cleanup." Sabi niya sa akin. Kasi sila raw mismo ayaw nila yun. Wala silang patience eh, yung mga foreign bookkeeper. So I think it's something na pwede natin gawin kasi ang Pinoy ano ba yun sa Tagalog, coach, yung patient? Hindi ko alam. Pasensyosa tsaka matyaga. Ayun. Sabi ni Burns, swerte ko na na-meet and greet ko na sa personal si Lodi Maricris Santos before. Inspiring. Joseph Benj, can you take that course even zero knowledge in bookkeeping or accounting? Eh, tingin mo if wala kang experience in bookkeeping. Feeling kasi coach, yung course ko, 'di ba? Related siya doon. So siguro I'm not the person who can answer that. Parang
baka kasi sabihin ko, oo, kaya mo yan. Tapos mamaya, pag nandun na sila, mahirapan sila. Kasi meron akong parang may VA before na tinry ko i-help. Kasi nadalian ako. So parang sabi ko, madali lang to. Sige, ganyan, turuan kita. Tapos nung nandun na siya, nahirapan siya. So I think it would depend din kung passion mo siya. Kasi pag passion mo naman yung isang bagay, kahit ano yan, aaralin mo, tatsagain mo talagang aralin. Ayun, well, siguro. Well, yung course was made for beginners kasi may bookkeeping. Oo, may bookkeeping naman talaga, asset, liability, equity, mga ganun. May traditional pero, accounting coach na, yung sayo. Nag-start doon. Pero you have to be proficient with numbers talaga. Mahirap na kapag addition, subtraction, nahirapan ka na. So, may, di ba, baka pang graphic design ka or something. Vicky Kada, may upcoming bookkeeping course. It's, you can enroll. Pre-recorded naman siya if you go on our website. Can somebody give the link? But yeah, there's a bookkeeping course there. Ako naman bibigay, coach. Ano, ibigay mo? BPM kita. Nako. Ano ba yan? Iba naman yun. No comment. Margarita, yung position mo, parang ano yung job title mo sa Upwork? Sa Upwork, ano yata, nakalimutan ko na, hindi ko tinitingnan yung sarili kong profile. Pero para meron dong ano, na-figure out ko yung title sa Upwork during masterclass eh. Tinuruan din kami ni Sir Jason eh. Kung paano mo i-aano yung Upwork profile. At saka may nag-PPM pala sa akin, coach. Ginagaya yung profile ko. Sabi niyo, sis, pwede mag-gayain yung profile mo. Okay lang, sige, sabi ko. Okay lang, ganyan. Oh, promise, sobrang effective ng ano, ng yung natutunan ko sa masterclass about dun sa Upwork etos, yung mga, yung kung paano mag-build ng profile and all. Pero yung sa akin kasi, di ba usually lalagay mo lang ano, bookkeeper, ganun. Yung sa akin medyo mahaba eh. Pwede nyo na rin ako i-stock. Hanapin nyo lang sa Upwork. Ang dami nag-stock sa akin. Kasi may nagsabi sa akin, oh, ini-stock ko, tala mo ba? Olo, sabi ko, nakikita pala yung, nag-google lang pala ako ngayon. Dati kasi tinry ko i-google yung sarili ko eh. Parang tinitignan ko kung nakikita ng clients. Tapos hindi ko pa nakikita. Tapos ngayon, ano, kaya na pala. Kaya pwede na pala ako i-stock. Ayoko, siyempre. Yun nga, hindi ka mahanap. Oo, di ba? Para makikita ka ng clients, ipapublic mo siya. So yun, pwede nyo po i-check. Pero wag nyo naman pong gayahin lahat, ha? Yung konti lang. Si Riel, may question. Hello, just a question about it. Do we still have employers that accept applicants that does not have experience with a certain specialty? And also, if we do not have experience yet, can we use any training courses that we took as an advantage experience per se? The reason I ask, because I'm currently a real estate VA and I'm really wanting to be SMM. However, all posts I see require experience. See, ikaw muna. Coach, ano daw? Parang ibig niya sabihin. Parang if you're switching to a new specialty, kailangan ba ng experience talaga? And can we use mga courses? VA daw siya before. VA daw siya before. Real estate VA. Tapos nag-niche down siya. Gusto siya maglipat sa SMM or mag-add ng SMM? Tingin mo? Siguro, coach, yung create your own ano, your own experience, your own portfolio. If it requires, let's say, Canva images, then go to Canva and create your own na para lang proof that you know or to show the client that you know how to do it. Oo. Ganun. Tama. Yeah. Or, you know, work on your own Facebook page, ganun, your own Instagram. Just to show. Kasi experience na din yun. We're your own experience, diba? Si Julie Ann Lopez, how long ka naghintay bago naka-client after the bookkeeping course? Yung bookkeeping course, tinik ko siyang April 25 last year. Tapos, nagtake ako ng QBO cert ng May 22 last year. Nagka-client ako ng June. Okay. Ng June na. Hindi ko na nabilang, pero
meron kasing days nyo na depressed na depressed ako, heartbroken ako sa rejection. So, nagtamad-tamad ako, wala akong ginawa. Nakaiga lang ako, umiiyak ako lagi. Pinagdaanan ko talaga yun. So, from the time siguro na minotivate ako ni Miss AA, from that time on, 3 days, bumilang ng 3 days, nagka-client ako agad. Nung apply na ako ng apply. Send ako na send ng cover letters. Mm-hmm. Nagbuma naman siya. Usually, ganun naman yun eh. When you feel parang depressed and parang ganun, you just have to keep going, diba? Parang sometimes you can get motivation, like sayo, when you had coaching with Anna, na-motivate ka, and then you got a client right away. Pero if we look at it, diba? If you just kept going, if hindi ka nagano, hindi ka nagpadala sa you know, sa mga depression ganun or mga sadness, then you could really get a client, diba? You just have to wait it out and follow yung mga best practices pa rin. Tsaka ni-review ko yung working na nire-review ko sa upworking working na cover letter tsaka yung hindi working na cover letter, kung ano yung nagkakaroon ako ng response, sinesave ko siya sa computer. Para ano, parang yun at yun yung style na gagamitin ko. Yung improve swipe, ko pa siya further. Yung swipe file mo. Swipe file. Sige. We're running a little bit over the time. So I guess we'll ask this last question here from Miria Lazatin. How do you answer a client who criticizes your ability to do the job when you don't have experience yet with a client in QBO? Depende sa pagkakasabi ng critic, yung kung paano kanya kiniriticize eh. Kasi merong criticism na ano na okay, merong hurtful talaga. Ang malalaman mo kapag okay yung criticism, if you can learn from it, parang may advice siya for you to improve. Pero kapag yung parang ininsulto ka lang na parang bobo mo naman, so yun, hindi yun criticism, ano yun, ininsulto ka lang niya talaga. So pag mga ganun, layasan mo na yun kasi hindi ka matututo dun. Pero dun sa parang may matututunan ka, if you can learn something from that client, stay. Kasi yung relationship ko rin with my client, which eventually, just recently, pumayag siya mag long-term na kami na contract. We didn't start like parang lahat okay. Meron din kaming away-bate na ano, pinagdaanan. Meron kaming sagutan na pinagdaanan, ganyan. Pero yun, para kasing nagustuhan niya yung style ko kasi assertive ako. Pag may kailangan ako sabihin, sinasabi ko sa kanya. Pero not in a way na parang ano na, parang nagbabangayan na kayo. Ayun. Oo. And it's all about communication with the client naman, di ba? There's a difference between criticism and insult, like yung sinabi ni Ricsei. And criticism is, para sa akin, it's good because it shows kung where you can improve, di ba? Pero if it's parang insult na, then you should parang let go of the client. It's not a good client to keep kapag ganyang situation. All right. We are almost done with this. What final advice do you have for our audience today, Rix? Ayun eh, nasabi ko na eh, yung ano, dapat alam yung ano, take time to discover yung self-discovery. Alamin mo kung anong gusto. Huwag ka papadikta. Pangit din kasi minsan nagpapadikta tayo. Eh, pangit yan, dito ka. Ay, maganda to. Ay, trending to. Ay, eto yung uso, dito tayo. Kasi pag ganun ang ganun yung sistema mo sa buhay, wala kang mapupuntahang gugustuhin mo talaga. Dapat ikaw mismo, kausapin mo yung sarili mo, ano ba talaga yung gusto ko? Tapos yun, dun ka mag-focus muna. Ayun, yun nga yung Santiago 168 kanina, coach. Yun siya. Parang hindi alam ni God kung ano yung bibigay sa'yo. Pag ikaw mismo, hindi mo alam kung ano gusto mo. So alamin mo muna kung ano yung gusto mo talaga. Kung saan ka masaya. Ayun. Yeah, tama. Mag-focus ka dun. Just keep going at it. And just keep
working hard at achieving your goal once you know what it is. But yeah, that's very important. You know in what direction you're going. I totally agree with that. Thank you. Thank you so much, everybody, for staying on and watching. Thank you so much, Rix, for sharing your inspiring story with us. Guys, Shout out lang ako, Coach, sa Resbach Girls. Si Charm, si Isay, si Pao, tsaka si Glad. Ayan, mga squad ko yan. Ayun. Mga squad. Hello to those guys. So as Ricsei was saying, you know, if you can get the books that changed her life, just share this interview and type in shared to get those books. All right, thank you guys. Thank you for staying. Thank you. See you again soon. Bye, everybody. Thank you. Bye-bye.